Sir, sabi ni Sir Nathaniel kanina, yung mga nagtatapos po dito ay may kanya-kanya ng mga careers dito sa Pilipinas and abroad, sir. So, paano natin natutulungan yung mga nag-aaral po dito sa Apicius? The difference between our school at sa mga other culinary schools is that meron kasi kaming mga partners internationally and of course locally. And with this, mas madaling makapunta yung mga students namin sa mga, you know, international na or other countries. If they really want to go to Australia, Canada, London, it's part of the deal already. Kumbaga, nung nag-enroll sila dito sa Apicius, meron ng guarantee that the school will be sending them through our partners sa mga country na gusto nilang puntahan. And I think that is the advantage of our school, not to put other schools down, but yun yung advantage namin compared to other schools. Yes, sir. So, sir, nakita namin na talagang tinututukan ninyo kung paano sila gumawa sa kusina at the same time, talagang tinuturuan po natin sila at para maturo talaga kung ano po yung mga ginagawa ng mga ganitong larangan. Yes, that is our, kumbaga yun ang talagang ginagawa namin dito sa Apicius, to personally guide and teach the student. Hindi yung binibigyan namin sila ng module and then bahala na silang magluto. Hindi pwedeng ganun. It's like, you know, teaching a child, giving him something to, you know, to do, tapos, you know, bahala na sila. Hindi pwedeng ganun. If you want that person to reach their potential, dapat nakatuto ka sa kanila. So that's what we are doing here right now. Every student, tinututukan namin yan. We are trying to help them and motivate them to reach or to have that certain skill na kailangan nila for their career. So, as you have observed, nakita nyo naman siguro na we personally teach them. Yun ho ang maganda dito. Hindi kami nagtuturo dito na, you know, gawin mo na yan. Hindi pwedeng ganun. Because it's not only about teaching, but it's somewhat calling. Iba kasi yung teaching, parang trabaho mo lang yan eh. Yeah, yung calling kasi, parang ang purpose namin is to help these people reach their goals. So, ganun ang maganda dito sa Apicius. Sir, kumusta naman po yung pag-absorb ng mga student, yung tinuturo ninyo, sir, dito sa Apicius? Well, yun kaya nga yung sinasabi ko sa mga estudyante kanina. Siguro nung nag-enroll kayo dito sa Apicius, siguro ang iniisip nyo nun is pag nag-graduate ako dito, magaling na akong magluto. So, nakita naman nila, yung pagluluto, madali lang yun eh. Pero, yung skills, yung character, yung experience, yun ang dapat nilang matutunan. Kasi, ang pagluluto, madali lang yan eh. Pero yung character kasi, yung skill, it's either you have it or you don't have it. Anong silbing magaling kang magluto? Pangit naman ang ugali mo. Mga ganun na ano. So, here at Apicius, we don't only teach them to cook. We guide them. So, kanina, nakita nila yung difference ng yung magluluto ka lang and then how you handle the whole kitchen. Kaya nga, here, we do not teach only skills, we also teach them to be disciplined. Okay? Na, you know, pag nag-isip sila, yung mindset nila ay hindi lang yung nakafocus sa isang bagay. Magaling akong magluto. No, marami yan. Kung magaling kang magluto, dapat disiplinado ka. Kung disiplinado ka, dapat magaling ka din. Kung magaling ka din, dapat, you know, how to deal with people, yung magaling, you have to be patient, mga ganon. You have to have the managerial mindset. Mga ganon. So, as you can see, yung mga estudyante namin dito, package. Yun ang maganda doon. So, it's a guarantee that when you graduate, almost guarantee that when you graduate from Apicius Culinary School, you will certainly land a job.
Because hindi lang pagluluto ang tinuro namin dito. Yung package na. That's why a lot of our students nasa abroad na. And we are so proud of that. So, our output speaks of what is happening here in Apicius. So, yun po. So, lastly, any message po sa lahat ng mga gustong mag-aral dito, future students ninyo dito sa Apicius, para pumunta po sila dito sa Apicius at the same time, in the future, magkakaroon din po sila ng magandang trabaho sa larangan ng culinary po. Yeah. You know, I have a lot of experience sa mga estudyante. Ito lang ang ano ko, ito lang yung masasabi ko. When you come here to learn. Kung ang cup mo, filled na, wala na tayong mailalagay dyan, filled na. You have to empty your cup and be ready whatever na ituturo namin sa inyo. You come here to learn. You don't come here to teach. Kasi marami ng estudyante dito, kami ang tinuturuan. Ayan. Kesyo, ano daw sila, business owner, alam na nilang magluto. Okay? So, kung yan ang mindset mo, I can guarantee you, hindi ka magsusurvive. Okay? But if you want to come here, make sure that you are prepared, you are ready, and you are humble enough to accept kung ano ang ituturo namin sa inyo. Because the things na ituturo namin sa inyo ay hindi mo yun, kumbaga ano, we don't teach you na kayo ay mag-fail. Yung mga tinuturo namin dito, yun yung mga experience namin that we have accumulated, mga skills that we have accumulated throughout our culinary journey. Yun ang tinuturo namin sa inyo. And if you follow those things that we have learned, okay, guarantee na kayo ay magsasucceed. Kasi na-try na namin yun eh. Yes, sir. Kaya nga lang hindi nagsasucceed yung mga kesyo nag-aral ng mga culinary kasi sa tingin nila, magagaling na sila. Yeah, you have to empty your cup, humble yourself, you come here and learn from the experienced chefs of Apicius Culinary School.